Chapter 10. Ano? Gulat na tanong ko na halatang hindi makapaniwala sa narinig. Ibig ba niyang sabihin gusto niya rin ako? Pero paano? Kasi sa mga nakikita ko at sa mga pinapakita naman nito nung nakaraan, tila ba ako lamang ang palaging apektado sa aming dalawa? Oo, nagawa man ako nitong halikan, pero marahil natukso lamang to at hindi naman talaga kami parehas ng nararamdaman. Hindi ba? Ngunit bakit sinasabi niya sa akin ang mga lahat ng to ngayon? Naguguluhan na tanong ko sa sarili. Muling nanumbalik sa realidad ang aking isipan nang muli ako nitong hawakan sa mga kamay ko. Agad na nagkasalubong ang aming mga mata. Muli itong napangiti sa akin at tumayo siya. I have something for you. Come. Sabay-aya nito sa akin at kahit na wala pa man akong sinasabi kung pumapayag ba ako o hindi, ay basta na lamang niya akong hinila paalis muli sa boulevard. Teka, saan ba niya ako dadalin? Mabilis kasi siyang pumara ng tricycle. Madilim na ang paligid dahil tuluyan nang lumubog ang araw. Sandali na muling tinignan ko ito sa kanyang muka. Kalmado lamang siya at halatang mayroong binabalak. Ngunit hindi ko naman mawari kung ano. Pero alam ko naman na hindi niya ako ipapahamak eh. Kaya lang kasi, saan ba tayo pupunta? Curious na tanong ko sa kanya habang tinitingnan siya sa kanyang muka. Ngunit sa halip na sagutin ako ay binigyan lamang ako nito ng isang ngiti. Huwag ka na maraming tanong, malalaman mo rin, sagot nito sa akin. Hindi nagtagal ay huminto kami sa tapat ng hotel kung saan ito naka-check-in. Agad naman akong napalunok nung biglang pumasok sa aking isipan ang itsura ng kanyang kwarto. Ano ba talaga ang dahilan bakit kami nandito? Napapalunok na lamang ako sa aking sarili. Nang makabigay na ito ng pamasahe sa driver, ay muli nitong hinawakan ang kamay ko. Hindi ko maiwasan ang hindi mapayuko at lihim na mapangiti sa sarili ko habang tinitingnan ang aming mga kamay na magkahawak ngayon. Ay, sobrang kinikilig kasi ako! Hawak lamang nito ang kamay ko hanggang sa makarating kami sa may pool area, kung saan nandito rin ang restaurant ng hotel. Medyo may maraming tao na ang mga kumakain sa may restaurant at karamihan sa mga ito ay mukhang walk-in guests lamang na sinadya lang ang pumunta rito sa hotel dahil sa restaurant. Balita ko kasi kilala ang restaurant ng hotel na ito dito sa Coron. Kaya hindi na ako nagtataka pa kung bakit tila ba marami yata ang kanilang customer ngayon. Mr. Derek Saldovas, ang tanong ng isang lalaki na lumapit sa amin. Nakasuot ito ng mahabang long sleeve na kulay gray. Nakatuck-in ang suot nito habang sa ibaba naman ay isang slacks na itim at kumikintab na black shoes. Malinis na nakaayos din ang kanyang buhok at ang bango-bango rin niya, kagaya ng katabi kong si Derek. Sa tingin ko, siya ang head supervisor ng restaurant na ito kung hindi man ako nagkakamali. Yes, I am. Inilahad ni Derek ang kanyang kanang kamay para magpakilala. Agad naman na tinanggap yon ng lalaki. Mr. De Los Reyes, sir. Pagpapakilala naman ng lalaki. Bago na pasulyap sa akin, agad na binigyan ko ito ng ngiti. Alexa Molina, sabay lahat ko rin sa aking kamay kay Mr. De Los Reyes. Sandaling napatitig muna ito sa aking muka habang nangamatis ang kanyang tenga bago tuluyang tinanggap ang aking kamay. Hi ma'am, nahihiya na pagbati nito. Noon din ay naramdaman ko ang paghawak ni Derek sa waist ko at saka marahan akong hinila palapit sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilan ang hindi mapasinghap at lihim mapangiti sa aking loob. Muling ibinalik ni Mr. De Los Reyes ang kanyang paningin kay Derek nang mapansin ang paghawak nito sa aking balakang. Sir, your table is ready. This way, sir and ma'am. Pag-iiba nito ng usapan. Pagkatapos ay iginiya niya kami patungo sa may unahan kung saan malapit sa may garden at mini fountain. May naka-arrange na round table sa tabi ng fountain, dalawang upuan sa magkabilaan, habang may dalawang violets na nakatayo sa gilid ng table. Nagkasabay na binati nila kami nang makarating kami rito. Agad na ipinaghila ako ni Derek ng upuan. Isang malawak ng ngiti naman ang ibinigay ko sa kanya at pagkatapos ay pabirong pinalo siya sa kanyang braso. Ang galante ha! Bakit kailangan may ganito pa? Pigil ang kilig na tanong ko sa kanya. Ngunit hindi naman mapigilan ang malawak ng ngiti. Natawa lamang ito sa sinabi ko bago na upo sa upuan na nasa harap ko. Dahil special ka? Patanong na sagot nito sa akin at habang nakatingin lamang sa aking mga mata. Agad na nag-init ang aking buong muka bago na paiwas ng tingin. Ang init? Wika ko sa aking isipan habang nagpapaypay ng kamay sa aking muka.
Ngunit wala pang ilang segundo, basta na lamang may biglang inabot ito na isang stem ng white rose sa akin. Mangiyak-iyak na muling tinignan ko siya sa kanyang mga mata. Paborito ko kasi ang white rose at hindi ako tumatanggap na maraming bulaklak. Gusto ko kasi isa lang, wala nang iba. At lalo naman yang, at lalo naman akong humanga dahil sa ginawa niya. Thanks, namumula ang mukha na pagpapasalamat ko sa kanya. Nagsimula na rin sa pag-serve ng aming pagkain ang mga waiter. Habang si Mr. De Los Reyes naman ay muling lumapit sa amin para magpaalam. Enjoy your dinner, sir and ma'am. Pagkatapos ay tumalikod na siya para puntahan ng ibang guest. So, how was it? Tanong muli ni Derek. I hope you like it. Dagdag pa niya. Natawa na lamang ako habang napapailing. Marahan na inilapag ko ang rose sa ibabaw ng lamesa. Ngunit bago yon ay inamoy ko muna ito. Paano kung hindi ako lumabas ng guest house? Sigurado na walang dinner date na ganito ngayon. Tanong ko sa kanya. Pero ang siste, nakatitig lamang ito ng malagkit sa aking muka. Yung tipo na mahihiya na lang ako dahil wala akong kahit na anong inilagay sa muka ko. As in, wala. So, ina-assume mo na date ito? Pigil ang ngiti na tanong niya habang ipinaghihiwa ako ng steak sa aking plato. Hindi ako nag-a-assume, sabi ko sa kanya bago napayoko. Date naman kasi talaga ito para sa akin. Dagdag na bulong ko pa, ngunit alam kong hindi na niya narinig pa. Yeah, it's a date. Saad niya nang matapos na akong ipaghiwa at saka nagsimula na rin siyang sumubo ng kanyang pagkain. At habang umunguya ay muli na naman itong ibinalik ang kanyang mga mata sa akin. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan, saway ko sa kanya at nagsimula na rin sa pagkain. Why? Masama bang tingnan ka? Masyado akong maganda para hindi ka tingnan eh. Automatic kong napaubo ako dahil sa narinig. Mabuti na lang at mabilis kong nainom ang wine mula sa aking baso. Napatawa si Derek. Are you okay? Mukha ba akong okay? Sabay irap na sabi ko sa kanya at muling sumubo. Hindi ko alam kung nasasapian ka lang ba ngayon or what. Bakit masyado yatang pasmado yung bibig mo? Dagdag ko pa. Napakunot ang noo niya. What do you mean by that? Masyadong mabulaklak ang mga sinasabi mo, wika ko. Yung totoo, gusto mo na rin ba ako or paano kung oo? Bigla akong natigilan dahil sa sinabi niyang yun. Napalunok ako ng mariin at mas lalong lumakas pa ang pagkabog ng aking dibdib na animoy gustong kumawala nito. Ngunit muling napatawa si Derek at nagpunas na ng kanyang labi. Uminom muna ito bago napatayo at agad na inilahad ang kanyang kanang kamay sa akin. Nagtataka naman na tiningnan ko ito sa kanyang muka, pababa sa kamay nitong nakalahad. Mari ba kitang maisayaw, Binibini? Muli ay napaubo ako. But this time, si Derek na mismo ang nag-abot ng maiinom sa akin. At thank you, pagpapasalamat ko sa kanya. Muli ko itong tiningnan sa kanyang muka. Noon din ay napatayo na rin ako at tinanggap ang kamay nito na hanggang ngayon ay nakalahad pa rin at hinihintay na hawakan ko. Matamis at nakakatunaw na mga tingin at ngiti ang ibinigay nito sa akin. Noon ko lamang napansin ang kantang Perfect ni Ed Sheeran na tinutugtog ng dalawang violist. Marahan na iginiya ako ni Derek sa unahan konti, kung saan mas malapit sa fountain. Maingat na inilagay nito ang magkabila ang kamay ko sa kanyang balikat at dahan-dahan na hinawakan ako, sabay hapit sa aking bewang palapit sa kanya. Nagsimula itong ihakbang ang kanyang mga paa na agad ko namang sinabayan. Ngunit nakayuko ako at tila ba natatakot na tingnan siya muli sa kanyang mga mata. Hey, bulong nito sa akin. Doon din ay hinawakan niya ako sa aking baba at marahan na iniangat niya ito upang muling salubungin ko ang kanyang mga mata. Look at me, muling sabi pa niya at ipinagdikit ang aming mga noo. Agad na napapikit ako nung sumagi ang ilong nito sa akin. I want you to feel this moment, please. Pakiusap pa niya na siyang dahilan upang manghina ang aking mga tuhod at paa. Derek, wala akong hinihiling na kahit na ano. Ang gusto ko lang ang gabing ito. Putol nito sa akin. Gusto ko lang na makasama ka. Namiss kita ng sobra, alam mo ba? Dagdag pa niya. At ito ang parusa mo sa ilang araw na hindi mo pagpapakita. Sa hindi malamang dahilan, ay bigla na lamang akong napangiti. Parang kasi siyang bata na nagtatampo dahil nakalimutan ng kanyang nanay ang ipinangako sa kanya. Ngunit muli akong natigilan noong mas humigpit ang pagkayakap nito sa bewang ko. At basta ko na lamang naramdaman ang pagdikit ng labi nito sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat, hanggang sa unti-unting napapikit na rin
dahil nagsimulang gumalaw na ang labi nito sa akin. At swear, sa maniwala man kayo o hindi, hindi ko na naisip pa kung may ibang nakakakita sa amin. Ang tanging nararamdaman ko lamang ay para kong unti-unting iniaangat sa ere, papunta sa mga ulap. At that moment, sa pangalawang pagkakataon na nagdikit ang aming mga labi, ay muling ginantihan ko rin siya ng halik habang sinasabayan sa pag-indak ng aming mga paa ang musika. Nagising ako kinabukasan na wala si Derek sa sofa kung saan ito natulog kagabi. Oh, huwag kayong masyadong mga malisyoso at malisyosa dyan dahil hindi kami nagtabi sa pagtulog. Kahit naman may gusto ako kay Derek, alam ko pa rin naman kung hanggang saan lang ang limitasyon ko. At mas lalong hindi dapat ako ang unang maging dahilan ng tukso sa aming dalawa na alam kong pagsisisihan lang namin sa huli. Nag-inat ako bago napahilamos ng palad sa aking mukha. Finally, it's been a while since I've felt this feeling. Ang gaan lamang sa pakiramdam, para pang pinaghalong tagsibol at tagulan. Wala kang ibang nararamdaman kung hindi ka payapaan. At ang tanging kwarto na ito ang nagsisilbi kong yakap sa mga sandaling ito. Hindi ko mapigilan ang hindi mapangiti sa aking sarili. At walang sabi na niyakap ang una na nasa aking tabi. Naaalala ko kasi ang ginawa pakulo ni Derek kagabi. He's so sweet talaga. Kaya lang, bigla naman akong binuwian ng ipaalala sa akin ang aking isipan na ang lahat ng mga mangyayari dito sa islang ito ay magiging isang ganap na alaala na lamang pagdating ng araw. Mga alaala na kapwa naming ibabaon dito at iiwan. Dahil darating ang araw, babalik kami sa kanya-kanya naming buhay. Ako, bilang magpapakasal sa iba, habang si Derek naman ay tuluyang magiging malaya sa aming mga binuong alaala na magkasama. Ngunit worth it naman subukan, di ba? Worth it naman na sinubukan namin na maging masaya kahit na ang lahat ng mga alaala ay kapwa ibabaon na lamang namin sa aming mga sarili pagdating ng araw. Nangyayari pala talaga mga ganitong sitwasyon sa totoong buhay. Kala ko sa pelikula lamang at teleserye. Ay, napahinga ako ng malalim. Noon naman ay naisipan kong bumangon na at agad na nagtungo sa veranda ng kwarto ni Derek kung saan matatanaw mula rito ang malawak na lupain at nagbeberdehang mga punong kahoy mula sa likod ng hotel. Hindi nagtagal, inarinig ko ang pagbukas ng pintuan galing sa banyo. Napalunok ako at dahan-dahan na napaharap kay Derek na ngayon ay half-naked na lamang at tanging isang towel na puti lang ang nakatakip sa ibabang parte ng kanyang katawan. Ramdam ko ang otomatikong pamumula ng mga pisngi ko bago mabilis na napaiwas ng tingin. Good morning! Inis na napapikit ako sa aking sarili dahil sa aking pagkautal. Narinig ko naman natawa ito ng mahina. Good morning to you, Alexa. Ganting pagbati rin niya. How was your sleep? Dagdag pa nito bago humakbang palapit sa akin. Nakikita ko pa ang basang-basa na katawan nito at ang iilang butil ng tubig na pumapatak mula sa buhok niya papaba sa kanyang yummy na katawan. Muli akong napalunok. Kung bakit naman kasi nakakaakit at tila ba ang sarap kaplusin ng six-pack niya? Mahimbing naman akong natulog. Oh gosh, why can't I just look away from his body? Inis na tanong ko sa aking sarili. Napangisi ito noong tuluyan na siyang makahinto sa tapat ko. Kalahating di pa ang layo mula sa akin. Napaatras ako ng isang beses mula sa kanya, ngunit muli itong humakbang patungo sa akin. Hanggang sa tuluyang makorner na nga ako nito dahil basta ko nalaman ding naramdaman ang malamig na pader mula dito sa veranda ng kanyang kwarto. Hey, relax, wika nito sa malambing na tono. I won't bite, dagdag pa niya. And then he chuckled. Napairap ako, ngunit nandun pa rin ang matinding kaba sa aking dibdib. Simula nung may maramdaman ako sa kanya, palagi na lang akong kinakabahan sa tuwing nandyan siya, sa tuwing malapit ito sa akin. Tila ba hindi mapakali ang aking sarili at puso dahil sa presensya niya. Sobrang napakalakas kasi nang dating niya. Stop looking at me like that! Lakas loob na saway ko sa kanya. Ngunit ang totoo ay kulang na lang manlumo ang mga tuhod ko sa mga tingin niyang napakalagkit. Stop teasing me! At pwede bang magsuot ka muna ng saplot bago ka lumapit sa akin? Dagdag ko pa. Ngunit sa halip na pakinggan ako ay basta na lamang nitong hinalikan ang aking noo. Napapikit ako dahil sa lambot ng labi niyang lumapat sa balat ko. I just want to kiss you, that's it. Mahinang tugon nito matapos akong halikan at pagkatapos ay tinignan ako ng mataman sa aking muka. Marahan na hinawakan niya ako sa aking baba tulad ng palagi niyang ginagawa
hanggang sa mapatanga ako ng tuluyan. At yun na nga po, kahit na wala pa man akong toothbrush, ay hahalikan na sana ako nito nang mabilis kong takpan ang aking labi gamit ang aking dalawang kamay. Ay, hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Ngunit natigil ang nais kong sabihin noong bigyan ako nito ng isang matamis na ngiti at saka marahan na hinalikan ang dalawang kamay kong nakatakip sa aking labi. It's okay, sinasabi niya habang nakatitig diretso sa mga mata ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking muka at pati na ang animo paglipad ng paru-paro sa aking tiyan dahil sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Ibinaba niya ang aking dalawang kamay. Pagkatapos, tuluyan itong hinalikan ang aking labi. Naramdaman ko ang pagkilos ng dalawang mga kamay pababa sa balakang ko. Mas hinapit ako nito nang mas malapit sa kanyang katawan. Dahilan upang tuluyan na rin akong mapapikit at dahan-dahan ginantihan ito ng halik. Napakalambot, napakatamis, mabagal at talagang nanghihikayat ang kanyang mga labi. Ramdam ko na punong-puno ito ng pag-iingat at respeto. Mga salitang hindi man magawang sabihin sa pamamagitan ng mga salita ay nagagawang iparamdam ng kanyang mga labi sa akin sa pamamagitan ng paghalik nito. Dahan-dahan ding naglakbay ang mga kamay ko sa kanyang matipunong katawan, pataas sa kanyang dibdib, hanggang sa mapakapit ako sa kanyang batok at doon ay ipinulupot ko ang aking mga kamay. Lalong idiniin pa nito ang aming mga labi sa isa't isa hanggang sa ang mga halik nito ay mayroon ng pagnanasa at pananabik. Marahan na binuhat ako nito. Hindi naghihiwalay ang aming mga labi hanggang sa makabalik kaming muli sa loob ng kanyang kwarto. Hanggang sa marahan na iniga ako nito sa ibabaw ng kama at agad din na pumaibabaw ito sa akin. Hindi ko mapigilan ang hindi mapaungol ng mahina. Noong mas nilaliman pa nito ang paghalik sa akin, na tila ba kapwa kami ay nauubusan na ng hangin sa katawan. I was about to give him access to my neck when he suddenly stopped kissing me. Yung tila ba pinipigilan lamang nito ang kanyang sarili at pagkatapos ay hinihingan na ipinagdikit nito ang aming mga noo. I'm sorry, agad na paghingi nito ng tawad habang napapapikit ng madiin. Nakalimutan ko yata kung hanggang saan lang dapat ang limitasyon ko. Dagdag pa niya. Napalunok na lamang din ako ng mariin bago ito tinignan sa kanyang mga mata. Hanggang sa muling magkatitigan kaming muli. Muling pinigyan niya ako ng isang matamis na ngiti at hinalikan akong muli sa aking noo. What do you want for breakfast? Pag-iba nito ng usapan at para na rin maibaling sa ibang bagay ang aming nararamdaman sa mga sandaling ito. Nahiga ito sa aking tabi. Mabuti na lang at mahigpit ang pagkakalagay nito ng tawel sa kanyang bewang. Dahil kung hindi, I really don't know. Kahit ano lang, yun lamang ang tanging naisagot ko sa kanya bago umalis sa kanyang tabi. Tahimik lamang din na pinanood nito ang bawat kilos kong umalis muli sa ibabaw ng kama. Walang kibo at kahit na anumang salita ang kumawala sa mga labi ko na nagtungo sa banyo at doon ay nagkulong. Pagdating sa loob, ay basta na lamang nagunahan sa pagpatak ang aking mga luha. Hindi ko rin alam kung bakit bigla-bigla ay nakaramdam ako ng takot sa aking dibdib. Siguro dahil alam ko na ang saya na nararamdaman ko ngayon ay pansamantala at panandalian lamang. Dahil alam kong darating ang hangganan ng lahat ng ito. And that moment earlier, when he stopped kissing me, I was grateful for that. Kaso kung hindi niya ginawa yon, hindi ako magdadalawang isip na ibigay ang sarili ko sa kanya. Ang tanga lang, di ba? At ngayon sa sandaling ito, wala akong ibang naiisip kung hindi si Derek. Ayokong isipin ito na katulad din ako ng kanyang ex at mas lalo na ayokong maramdaman itong muli ang parehong sakit na naramdaman niya noon. Anong gagawin ko? Hindi ko na kasi yata siya basta nagugustuhan lang. Mukhang mas malalim na ang nararamdaman ko para sa kanya. Mukhang mahal ko na si Derek. Pero sa tuwing naiisip ko si David, sa kanya ko nakikita ang mas klaro at malinaw na future. Kay David lang. At doon ako nasasaktan. Doon ako nahihirapan. Pwede bang sabihin mo sa akin kung bakit bigla ka nalang tumahimik dyan? Tanong nito noong matapos na kami sa pagkain. Simula kasi nung lumabas ako ng banyo kanina, hindi ko na siya masyadong kinikibo. Please? Pagkatapos ay hinawakan niya ako sa aking kamay na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Pwede ko bang malaman? May nagawa ba akong hindi dapat? Sumobra ba ako sa limitasyon kaya... I'm okay, Derek, putol ko sa kanya bago ito binigyan ng assuring smile.
Pagkatapos ay binawi ang aking kamay na hawak niya. Baka masyado lang ako napasarap sa tulog kagabi kaya iba ang effect ngayon. Pilit na pinasisigla ko ang aking aura. Mataman na tinitigan naman ako nito sa aking muka bago napatango. Alright, tipid na wika niya. May gusto ka bang putahan or gawin? Worried lang ako, Alexa. Hindi ka naman kasi ganyan. Nakakakaba kapag tumatahimik ka na. Nangangahulugan lamang na maraming gumugulo sa iyong isipan. Dagdag pa niya. Sa halip na tahimik lamang ako, ay bigla na lamang akong natawa. Para kasing kilalang kilala na niya ako. O baka naman mind reader lamang siya kung minsan. Pabiru na napairap ako sa kanya. At saka tumayo na sa aking kinauupuan. Where are you going? Tanong niyang muli na agad namang sumunod sa akin. Lalanghap lang po ng sariwang hangin, sagot ko at naupo sa tabi ng fountain kung saan kami banda pumuesto kagabi. Wala namang masyadong tao ang nandito ngayon. Hindi kagaya kagabi na alos wala ka ng maupuan. I missed you. Wika nito bago na panguso at naupo sa tabi ko. Para namang walang lugar ang tampo ko sa lalaking to. Parang bawat pagiging moody ko ay tutunawin niya ako sa lambing niya. Parang hindi lang siya yung direct na nakilala kong bugnutin. Ano ba? Bakit kinikilig na naman ako? Ay! You're smiling now. Sabay sundot nito sa tagiliran ko. Stop it! Natatawa na sagot ko habang pinipigilan ang muling kiligin. Rides tayo? Biglang pagyaya ako sa kanya. Yun lang ba? Napatango ako bilang sagot. Alright then. Pagpayag niya at agad na tumayo na. Inilahad nito ang kanyang kamay sa akin na agad ko namang tinanggap. Dumiretso kami sa pinakamalapit na rentahan ng motorbikes at agad na nag-rent for one day. Ngunit bago pa man kami tuluyang bumiyahe, ay dumaan muna kami sa backpackers na tinutuluyan ko para makapagbihis. At noong handa na ako, ay agad na sinimulan na namin ang aming rides. Papuntang Buswanga ang aming destinasyon. Kahit na medyo mainit at tirik na tirik ang sikat ng araw, ay ayos lang. Mas masaya kayong mag-joyride kapag ganitong maganda ang panahon. Sabi nga nila, tan will fade away, but memories remains forever. Lalo at may isang Derek Saldovas akong makakasamang bubuo ng mga memories na yon. Hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Habang nasa buong biyahe kami, ay nakayakap lamang ako kay Derek. May minsan na kinikiliti ko siya. O kung hindi naman, ay kakagatin ang yummy na likod nito. He's so yummy kasi. Ang ganda-ganda ng hubog ng katawan niya. Oy, hindi ko siya pinagnanasaan ha. Sinasabi ko lang ang totoong nakikita ng mga mata ko. Pagkatapos ng halos isang oras, ay huminto kami sa highway. May napansin kasi kaming mga nag-uumpukan ng mga tao mula sa isang bus ng mga turista. Excuse me, pwedeng magtanong? Lumapit ako sa isang gay na sa tingin ko ay tour guide. Yes, ma'am. Malawak ang ngiti na iginawad nito sa akin, kaya napangiti rin ako na mas malawak pa. Magtatanong lang sana ako kung anong meron. I mean, may tourist spot ba dito? Nagtataka na tanong ko pa. Ngunit hindi ako agad nito nasagot sa dahilang napasulyap muna ito sandali sa likod ko. Kunot noon naman natitignan ko pa sana ang tinititigan nito nang bigla siyang napabulong sa akin. Ang pogi naman at ang yummy ng husband mo, ma'am! Halatang kinikilig na komento nito. Napatawa na lamang din ako. Tapos ang ganda-ganda niyo pa! Pak na pak ang dating! Ikaw ha, binubola mo ako! Tawang-tawa na saway ko naman. Napatawa na lamang din itong muli. Husband? Napapangiti ako sa loob ko at hindi mapigilang kiligin. Anyways, mayroong waterfalls dito. Yung mga turista na galing ng Kalawit Safari. Dito muna dumadaan bago bumalik ng Coron Town. Try nyo ma'am, baka sakaling magustuhan nyo at mag-enjoy din kayo. Napatango ako sa kanya. Thanks, I'll talk to him first. Sabi ko rito at muling tumalikod na habang siya naman ay muling ibinalik ang atensyon sa kanyang mga guest. Hulaan ko, gusto mong subukan? Anito sa akin, kahit na hindi pa man ako tuluyang nakakarating sa kanyang harapan. Napanguso ako na parang bata bago napatango. Please, pagpapakyut ko pa, may waterfalls daw eh. Dagdag ko, binigyan lamang ako nito ng isang ngiti bago bumaba na siya sa motorsiklo. Ikaw pa ba, eh malakas ka sa akin. Pagkatapos ay ginulo nito ang buhok ko. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng excitement. Maglalakad na sana akong muli, ngunit mabilis na hinigit ako nito sa aking bewang at idinikit sa kanyang katawan.
Nagtataka naman ang mga mata na napatingin ako sa kanya habang napapasinghap ng palihim. Basta na lamang din na buminis ang pintig ng puso ko. Why? Tanong ko nang nauutal. Wala lang. Dami kasing mga mata na nakatingin sa'yo. Hindi yata nila nakikita na kasama mo ako. May inis sa boses nito noong magsimula na siya sa kanyang paghakbang. Walang nagawa naman na napakagat na lamang ako sa labi. Nagsiselos ka ba? Tuyo ko sa kanya. Uy, nagsiselos siya! Sabay sundot ko sa pisngi nito. Ngunit naka-poker face lamang siya. Kaya napatawa na lamang ako. Kapag hindi ka tumigil dyan, nahaligan kita sa harap nila. May halong pagbabanta na sabi nito sa akin. Kaya naman natigilan ako at agad na namula ang mukha sa narinig. Hmm? Good. Nahangising wika niya. Pero mamaya may kiss ka pa rin naman. Huwag kang mag-alala. At saka ako kinindatan nito nang mayroong nakakalokong tingin. May bonus pa. Dagdag na bulong pa niya. Kaya naman mabilis na nahampas ko siya sa braso niya bago na pairap. Ang halay lang kasi. Hi ma'am and sir. Pagbati ng isang lalaki sa amin na mayroong hawak na kamera. Pwede ko ba kayo makuna ng litrato? Tanong nito at ipinakita ang kanyang suot na ID. Palawan News po. Kanina ko po kasi kayo tinitingnan at sobrang napakasweet nyo ng dalawa. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang naging malawak ang ngiti ni Derek. Sure, no problem. Pagpayag nito. Nagtataka naman na napatingin ako sa kanyang mukha. Hindi pwede. Pwede tayong makita sa news ng pamilya at mga kaibigan natin. Wika ko. Ngunit hindi ako nito pinansin at masinapit pa sa aking balakang. Hanggang sa hindi ko na lamang namalayan ang pag-click ng cameraman sa kanyang kamera. Agad na lumapit ito sa amin at ipinakita ang nakuhang shots. Nakakunot ang aking noo habang nakatingin kay Derek na parang busit na busit sa kanya. Habang siya naman ay nakatingin sa kamera na mayroong malawak ng ngiti pa. See? Ang cute lang nating tingnan. Nagniningning ang mga mata na komento nito sa litrato. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti ng palihim habang pinagmamasdan siya. Hindi ko akalain na mayroon pala siyang ganitong side. Ang cute lang! Parang isip bata pero hot pa rin. You look so good together. Muling komento ng cameraman. Thanks bro. Nakipagkamay si Derek dito bago ito umalis at kumausap na ng ibang guest. Habang si Derek naman ay basta na lamang akong hinalikan sa aking labi na walang pasabi. Yung smack lang. Pero sobrang nagwawala na agad ang aking dibdib. Dahilan din upang mamula ang aking pisngi. Dahil may ilang tao ang nakakita sa ginawa nito. Wah! Diyos ko! Bakit ganito kaklingi si Derek ngayon? Nakakapanghina! Hanggang kailan kaya makakapagtimpi si Alexa sa nararamdaman niya sa binata? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat!